We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. Realysis Day, prepare tayo ng baon. Let's go! Okay guys, so ito yung lagi kong niluluto kay Papa. Tamatis, eggplant. Dalawa tong eggplant, tamatis, dalawa. Depende sa sizes. Then ito, inhalo ako nito. Pero this time, since kasama mamaya si Mama, kaya niluluto na ng corned beef na merong ganito. Yun yung lamin namin dalawa. Pero kay Papa, yung classic na itong diet niya. Plus, gumawa ako ng bagoong. Yan na lang yung natira. Gumawa ako ng special bagoong na pasok sa panlasa at mga ingredients na pwede kay Papa. Then, hindi mawawala ang itlog. So, yan, pagkasama-samahin lang natin yan. Yan yung kakainin at babaunin ni Papa sa Dianysis. Plus, hindi mo ulam yan sa mga susunod na kainan. Then, on the side, kung mayroong ulam na prito or isda, ganyan yun din, kakainin din na yun. Then, yung rice, 1 cup lang. Tara, tutuin na natin. Para sa pagkain ni Papa, magamit ako ng non-stick pan. Naglalagay lang ako ng sobrang konting oil. Then, yung scatter ko mabuti. Non-stick pan kasi para hindi maluto, masunog agad kung ano malulutuin natin dito. Kaya hindi na kailangan ng maraming oil para maluto siya. And then, una kong ilalagay ay yung eggplant. Una natin lulutuin yung lagi kong naluluto kay Papa, eggplant. Pero guys, itong pagkain na to ay ang magpapababa ng laboratories ni Papa. Kasi more on sa uric acid, alat, ang problema ni Papa sa laboratory. So, nag-isip ako ng ilan sa mga gulay na laging available, mura, at madaling ang mahanap, madaling ma-stock. Yun, itong eggplant, kapag ginisa, pinirito, pinalambot, ang later on na lasa niya tumatamis, which is good. Parang pang-ulam at pag hinalo sa kanin, good yun. Diba? Kasi madalas din, pag nagluluto tayo mga prito or anumang ulam na babagay sa piniritong talong ay best talaga, diba? Plus, yung kamatis pa, pag hinaluan natin yan ng kamatis. Pero, for the meantime, itong talong muna, papalambutin natin sa humupayan, liliit yan. Tara, haluan natin. Tapin natin ang maayos sa pan para lahat ay nakababa o nakadikit sa pan para maluto ng mabilis at maayos ang lahat. Mas matagal maluto ang talong kesa sa kamatis. Kaya mas inyong akong ilagay ang talong. Kaya antayin ko lang yan na lumambot, kumuluntoy, saka natin iahalo ang kamatis. Yan, medyo brown-brown na siya, lumalambot na rin siya, saka natin iahalo ang kamatis. Parang sinasangkot siya, ganun yung style, tama ba yan, sinasangkot siya. Pero yun, halin natin ang kamatis. Pagyan natin ng konting, konting po ito. Yan, yun yun lang, lipos na rin, sabi niya. Lumambot. Tapos, ihalo natin itong puting buntis na po siya. Dahil napakahuli. Uy, kulit-kulit. Nahalo ko yan mamaya. Charot. Yan, habang palito ng palito ang kamatis, lumalambot ang kamatis, ihalo ko na. Itong ginawa akong bagoong. Guys, ako ang gumawang bagoong from the scratch. Ako yung nagpimpla nito, kaya talagang pasok to para kay Papa. Bali, ang magsisilbi na ito, dito na yung mga panlasa. Pangkutsara lang. Halo natin dyan para habang natutunaw, lumalambot ang kamatis ay natutunaw din muli ang bagoong pati yung paglasa niya, yung alasa niya ay isang makakalat sa lahat ng bilay, magbabind. Also, siya yung magiging parang karne yung pagkain na to. Kasi diba, may hipon to, yung mga hipon na maliit. Hindi yun bawi ko pa ka. Wala marami, pero sakto nga ito. Kasi ito, mag-divide to sa ilang portion sa isang araw. Pwede lang natin yung ulam na paglambot. Masaya siya dito kasi malasa to, maninam-nam. Naghalo-halo na yung flavor. So, next time kung taabot sa vlog na sa'yo, i-share ko rin kung paano ginagawa yung bagong ni Papa. Alright, so yun na. Yun na yung magiging ulam ni Papa. Ano malasa yan, maninam-nam, plus puro gulay. So, far kasi ito lang yung binagsaklat ng gulay. So, kung ang gulay na available, hindi tayo mag-work out. So, then, ito naman natin yung gustong bagong ni Mama. Sasama sa hospital kasi kailangan yung pagsetap din sa kanyang tenga. Kaya naman ay dinito ang kanyang baon kasi kakain kami ng sabay ng breakfast doon. Kaya gusto ko ng baon kaya dinito na. Gagamitin natin sa pagkain natin yun itong laki 7 carne norte, corned beef 60 grams para kami ni Mama. Ano mo bakit? Hindi ka masyado natin sa tindahan. Kaya ito yung nalimitin natin, kaya nga namin. May sito na mabenta siya, may sito na hindi ko mabenta. Okay, try natin. Yung masarap. Medyo matubig yung corned beef na ito, kaya medyo matagal siyang dry up. Kaya haluan natin ng itlog para mas masustansya. Mas malalim ang mga sa gilid. Kaya rin naman kaya siya. Sulog. Kaya kung natin nalimitin. Diba ha? Kung ako lang makain doon yung wasting. Pero since kakain din si Mama, ito yan. Mix na natin dyan.
mix natin sa corned beef. Ayan, sarap. Kasi nakasarado. Ayokong sinasarado. Sayang naman ang ano. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a happy check-up nito ni mama sa kanyang ENT para sa kanyang tenga. Magastos pero okay lang dahil prevention is better than cure. So last 2 hours ng 4 hours dialysis ni papa, doon lumalabas ang mga sakit-sakit sa pangangatawan like pagka-cramps, paghilo, etc. etc. Ngayong araw nga biglang sobrang nanigas ang kanyang mga binti, sobrang cramps na itinigil na. May 30 minutes pa sana siya pero tinigil na. Kaya ito, pauwi na kami pero alamin namin kung anong cost nun. Maraming salamat sa panonood ah. Please subscribe to our YouTube channel. Like and share this video. Turn on notification para updated ka sa mga next uploads natin at magkwentuhan tayo. Comment down below and please follow our socials, our Facebook page, Instagram, and TikTok. For more videos, visit our YouTube playlists. Maraming salamat po.